Kasi alam mo, yung mga artista, ganyan naman ang ginagawa ngayon. Kumikita talaga sila ng malaki. Mas mabuti na yung ganyan ang gawin nyo kaysa mapunta sa network nyo. Kaysa mapunta sa managers nyo. Yung manager. Pinipilit kayo mag-love team. Nakukornyang ako sa mga lintik ng mga love team na yun sa mga TV-TV, no? Magagawa-gawa na love team, tapos gagawa ng pelikula. Mahilig dyan yung ano eh, yung mga bata nito ni Ogie Diaz. Ang hilig lagi na lang may love team. Nakukornya na ako sa bigla maghihiwalay. Diba? Pa-issue? Magkano kinikita ng manager nyo? Diba? Kung mag-YouTube na lang kayo, o di mas malaki pa kinita ninyo. Kaya yung mga panatiko ng ABS-CBN, dito tayo pumupunta. Huwag kayo mag-alala. Hindi naman po porket hindi magpapatuloy ang merging ng TV5 at ABS-CBN, mawawala na yung mga artista ninyo. Hindi yung mawawala yaman, nagbabablog lang yan. Mas maganda pa kasi at least makikita nyo at makikilala nyo talagang tunay yung mga artista. Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi pa pwede talaga mag-merge ang ABS-CBN Channel 2 at ang TV5. Bakit to? Alam naman natin, sinabi ko na kahapon, di ba? Bakit hindi sila pwedeng magsama? Kasi yung may GMA7 na. Pag pinagsama mo ang ABS-CBN Channel 2 tsaka TV5, 7 yun. So, hindi na pwede. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Lalim, ano? Kunwari, congressman ako, no? Kunwari lang naman, congressman ako. Tapos magpiprivilege speech ako. Hindi na pwede ang mag-merge ang ABS-CBN Channel 2 at ang TV5. Ito ho ay illegal. Sa kadahilanan na meron ng Channel 7 o GMA7. Sa mag-aantay lang tayo na may pumalakpak, ano? So, hindi na ho sila pwedeng magsama. Malalaman mo doon kung sino yung may utak eh, no? Kung sino yung merong understanding. Diba? Sino yung merong sense of humor. Hindi. Pero, alam mo, ito na nga. Sabi ko nga, kanina, nagpautot TV5 na kesyo, stop daw muna. Mag-i-stop daw muna ang kanilang pagsasamahan. Tapos, siyempre, nag-trending ko si Marcoleta. Kita nyo naman, sa Twitter, galit na galit yung mga tao sa kanya, bla bla bla. Keso ganyan. Alam nyo, sa loob-loob ko, kung walang ginagawang masama ang TV5 at ABS-CBN, ipagpapatuloy nila yon. Maniwala ko kayo, kung ang payo ng abogado nila ay sasabihin, wala namang illegal sa ginagawa natin. Sa tingin ko, ipagpapatuloy nila yon. Hindi nga nila ititigil. Sa tingin ko talaga, feeling ko lang naman, may nakita yung abogado nila o yung legal counsel nila na sandali, mukhang may sablay nga sa ginawa natin. Siguro pinag-aralan nila, tapos nakita nila, naku, mukhang may sablay nga. Kaya nila itinigil. Diba? Kasi, panoorin mo natin tong balita. Dalawa ang ipi-play ko sa inyong balita. Makikita ninyo kung gaano kabayas ang balita ng News 5. Okay? Na kayo na lang ho manood ah. Sa GMA ibinalita 'yan at sa News 5 ibinalita. Okay? Papakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng balita nila ha. Para malaman ninyo ano yung sinasabi nating bias. At kayo na ho ang humusga kung tama ba o mali ang aking sinasabi. Okay? Pasok. Pansamantalang hininto ng ABS-CBN at TV5 ang pagproseso ng kanilang kasunduan para daw sagutin ang mga tanong sa kanila ng ilang mambabatas. Sa tingin ni Sagip, Party List Representative Rodante Marcoleta, may mga nilabag daw ang TV5 sa prangkisa nito nang pumasok sa kasunduan kasama ang ABS-CBN. Ang sabi naman ng Securities and Exchange Commission, kailangan pa ng pag-aaral sa issue. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa gitna ng mga kwestiyon ng ilang mambabatas at ang National Telecommunications Commission sa kasunduan ng ABS-CBN at TV5, inanunsyo ng dalawang network na hinto muna pansamantala ang kanilang kasunduan. Ayon sa dalawang kumpanya, pagkakataon ito para masagot nila ang mga... Alam mo, dito talaga natin malalaman na talagang may problema. Okay. Pangalawa, ang matinding katanungan dito, sino ang mas magaling magpa-stop? Si Kibuloy o si Marcoleta? Diba? Sino sa kanila? Wala namang sinabi kasi si Kibuloy na stop eh. Pero si Marcoleta sabi, stop niyo yan. Diba? Kaya pag nagsanipuwersa si Marcoleta tsaka si Kibuloy, yari kayo. Naturang kwestiyon at baguhin ang anumang probisyon ng kanilang kasunduan. Naniniwala rin ang dalawang network na makakabuti sa media ang kanilang pagsasama. Inilabas ang statement bago ang pagdinig ng House Committees on Legislative Franchises at Trade and Industry sa privileged speech ni Sagip Partylist Representative Rodante Marcoleta tungkol sa anyay paglabag ng TV5 sa prangkisa nito nang pumasok ito sa kasunduan kasama ng ABS-CBN. Bakit hindi muna po nila kasi isettle, ayusin, bayaran ang dapat bayaran? Hindi yung makikisakay ka na lang na parang business as usual na lang, Mr. Chair. At kung sinasabi po nila, Mr. Chair, na hindi po merger ito, hindi po acquisition, ito po circumvention lamang eh, Mr. Chair eh. Binanggit din ni Marcoleta ang iba pa umanong Maliwanag ha. Dapat talaga, kung ako sa inyo, magdala kayo dyan sa ABS-CBN tsaka sa News 5 ng merger. Para sabihin nyo sa kanila, hoy, wag na kayo mag-merger, mag-berger na lang kayo. Diba? Sabihin niya, ay, ito berger o. Huwag na kayo mag-merger. Bag ng ABS-CBN. The violations like the lack of permit of the encryptment of the content and the encryption of the signal is also a violation and it lasted for several years. It has no permit for the digital broadcast of its 11 channels, Mr. Chair. Also, ABS-CBN violated the cease and desist order. Oh, tingnan mo na. May desist pa? Ang dami pala violation to ABS-CBN. Kahit may sakit pumapasok. Hindi. It also sold millions of black boxes throughout the land. Because without which the encrypted content cannot be viewed by our people. That is the reason why they violated their free-to-air. Ayan ha. Tama nga naman yung violation ng free-to-air, pero ang ginawa nila, nagbenta sila ng digital box, di ba? Joseph Louis Credo, maraming salamat. Hindi, alam nyo kasi, ang dahilan kasi nila dito, pwede mo pa naman mapanood ang ABS-CBN without the digital box eh. Pero pag tiningnan mo, malabong malabo na talaga. At the same time, meron talagang mga channel o frequency na hindi mo mapapanood na hanggang wala ka ng digital box. Ibig sabihin, no, ibinigay sa'yo ng gobyerno libre, dapat ibigay mo sa taong bayan ng libre. Hindi ho eh. Ang dahilan nila, libre naman ah. Basta bumili ka ng digital box. So, alam nyo, ang dami yung problema. Iyan ho, hindi na ho tayo pupunta ho sa mga details kung ilan ho ang mga problema ng ABS-CBN kaya hindi ho sila nabigyan ng franchise. But definitely, it was declared by the Congress of the Philippines na you have a problem. Ibig sabihin, meron kayong problema. Meron kayong pagkakamali, meron kayong mga hindi nasunod sa ating batas na kailangan nyo munang ayusin bago kayo pumasok sa isa na namang kasunduan. Yun ang sinasabi ni Marcoleta dito. Drugs. I'm not still mentioning their... Para lang sa kalaman ninyo, this is no longer an opinion. Okay? This was declared by the Congress of our country. Declared na mga pagkakamali, illegal na nagawa ng ABS-CBN.
Hindi ho ito opinion lang ni Marcoleta, opinion lamang. Meron hong resolution na ipinasa. At the same time, kaya nga ho, hindi ho sila binigyan ng franchise. Di ba ho? Maraming salamat, Colombo. Palakpakan. The violations about the PDRs, which is supposed to be the jurisdiction of the Securities and Exchange Commission, as well as the tax evasion schemes that they have employed. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng ABS-CBN. Oh. Sa memo na inilabas ng National Telecommunications Commission noong June 23, 2022, pinagbabawalan ang anumang kumpanyang may prangkisa na pumasok sa kasunduan, joint venture at iba pa sa isang kumpanyang may obligasyon sa pamahalaan. Oh, malinaw ha, merong order eh, di ba? Na bawal ang isang pumasok sa isang prangkisa o kasunduan ang isang kumpanya na merong problema sa pamahalaan. Merong hindi naaayos. Eh, meron nga ho eh. Yan ho ay declared ho ng Congress. So, malinaw ho yan. Hindi ho yan opinion lang ng isang vlogger. Yan ang hindi ko maintindihan dito sa mga kulto ng ABS-CBN, lalo na yung mga maiingay na mga artista, na hindi nila maintindihan na merong tayong itinakdang otoridad at yan po ay ang Congress para magsabi kung sila ay may karapatan at meron silang nagawang tama o mali para mabigyan ng franchise. So diniclare na eh ng Congress natin. So ano ibig sabihin nun? Ayusin. Ilang naman kasimple. Bakit ang haba ng panahon eh, hindi ninyo inaayos tapos bigla kayo magbe-berger? Bago po namin naprubahan ang isang commercial agreement entered into na may jurisdiction po ang National Telecommunications Commission, ay hihingi po muna kami ng clearances dun po sa kakontrata ng franchise holder. And that includes clearances from the Department of Finance. Nandyan po kasi ang Bureau of Internal Revenue. Nandyan din po ang Bureau of Customs. And magbibigay din po kami ng clearance kung wala pong pending sa amin na babayarin or admin case. And hihingi rin po kami ng clearance from the Securities and Exchange Commission. And binanggit ko rin po kanina na kailangan din po ng clearance from the local government units. There is a pending case po sa NTC against sa ABS-CBN dahil po may violations ang ABS-CBN sa amin noong 2020 kung saan po ay pay-per-view without authority from the commission. So, alinaw niyan, may violation. Hoy mga ABS-CBN fanatics. Ang linaw, meron kayong violation sa NTC. Kasi nagbubulag-bulagan kayo eh. May violation ng ABS-CBN dito. 'Di ba? Ang linaw-linaw sinasabi. Ang ABS-CBN ng pay-per-view nang hindi nagpapaalam. Ano ba? Bububuhan na lang ba tayo? Puro na lang ba tayo pakiramdam? Ano man pakiramdam natin? Ano ba opinion natin? Bakit hindi ho tayo sumunod sa batas? O yun po ang isang violation na kailangan po muna namin matapos bago po kami makapagbigay ng clearance. Ang Securities and Exchange Commission may pauna ng position paper na isinumite sa Kamara pero kailangan pa raw ng pag-aaral sa issue. The Commission respectfully submits that the further thorough examination of the provision of these agreements, including all the relevant attachments and documents, must be made. Until then, and subject to the explanation that will be provided by ABS-CBN on the matters that were raised by the Commission cannot make as yet any final determination on whether any violation was made by ABS-CBN when it executed the investment agreement and convertible notes agreement. Pero dahil hindi raw lumagpas ng 50 billion pesos ang transaksyon ng ABS-CBN at ng TV5, hindi ito notifiable sa Philippine Competition Commission. Ah, so, nilinaw ng SEC, di ba, na may problema nga na tinukoy ang Congress
So dapat maayos muna 'yon, okay? Pero ang dahilan ng ABS-CBN, oh ito ah, GMA 'to nagbabalita. Binibigay naman ngayon yung side ng ABS-CBN at TV5. Okay, ito naman yung side ng ABS-CBN at TV5. Oh, pakinggan. Even if this transaction is not notifiable, we can initiate on our own a motu proprio review of the transaction, but we have to have a reasonable basis. So, kahit daw, kasi sinasabi nila ang dahilan ay yung 50,000, hindi daw lagpas ng 50,000, and yet, sabi nga, kailangan pa rin i-review. Naiintindihan natin. Oh, alinaw na ng balita ng GMA, kailangan pa rin silang i-review. Ang hindi ko nga maintindihan, ang dami pa palang problema, ang dami pa lang kailangan ayusin. Bakit pumayag na kaagad o nag-press release na kaagad kayo na mag-berger-berger dyan? Senator Ed Salagman, pinagtanggol ang kasunduan ng ABS-CBN. Eto ha, pinapakita ngayon ng GMA yung kabilang side naman, etong si Lagman. Uy, huwag kayong ano, buhay pa si Lagman, huwag kayong ganyan. Ito si Rod Sector, oh, huwag kang ganyan. Oh. So sinasabi ngayon ni Lagman, ito naman yung posisyon niya na sa tingin niya eh, may karapatan itong dalawang tong mag-berger. At ng TV5. The deal is not a merger. The NTC memorandum is a usurpation of the legislative. So hindi daw berger yung tawag doon. Anong tawag doon? Kasi alam mo, hindi naman bumili. Ito ang problema. Kaya nga hindi ko maintindihan, napakasimple. Merger ang tawag dyan. Kasi hindi naman po bumili ang ABS-CBN ng black time sa TV5. Hindi ho ganun na nangyari. Bili kami ng black time. Amin tong oras na ito. Programa lang namin. Hindi ho ganun. Ang ABS-CBN bumili ng shares. Anong tawag mo doon? Wala lang. Wala lang. Hindi merger ang tawag doon. Hindi sila nag-merge. Power. Partnership lang. Ganun. Adds and imposes a restriction on a franchisee like TV5, which is not in its legitimate franchise. The TV5 ABS-CBN transaction enhances fair competition in the television and broadcast. Walang legal ano yung sinasabi nito eh. Sinasabi lang nito, it enhances, benefits lang. Di ba? Tingnan mo yung argument niya. Benefits lang ng pagsasama nitong dalawa. Ang hirap nga, hindi nga nila ma-define eh. Bakit? Di ba? Bakit bumili ng shares? Ibig sabihin, magsama sila eh. Anong tawag mo siya nagsama? Anak ng weteng oh. Kabit! Hindi naman kabit yan eh. Ang kabit, yung sideline lang. Pwede yun yung tanatawag na bumibili lang ng ano, ng black time. Yun ang kabit. Diba? Meron talagang programa, meron talagang asawa si TV5 na bumibili-bili lang ng ano, kabit ang tawag doon. Pero yung naghati na sila, mag-asawa na tawag doon, partnership na, merger na tawag doon. Pambira naman oh. Diba? Hati na eh, nagkaroon na ng shares eh. Industry. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang kamera, pero wala pang itinakdang petsa para rito. Tina Panganiban Pe- Nakita ninyo Nakita niyo yung balita ng GMA, di ba? Pinakita both sides. Yung side ni Marcoleta at yung side nitong mambabatas na ito. Ewan ko kung mambabatas ba ito, mambabarang. Itsura niya kasi parang ano na eh. Parang medyo ano na eh, di ba? Hindi natin alam, di ba? Tingnan natin.